na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng hayop sa parang at ibon sa himpapawi. Inilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itatawag, yun din ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na makakasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahimbing, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang iyon ay ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki at sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang isang tatawag sa kanya. Ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sasama siya sa kanyang magiging asawa at sila ay magiging isa. No, maliwanag na sinabi ng Panginoon, ano? Mabait ang Panginoon. Itinuro kay Alci si Freya. Saan mo natagpuan si Freya? Ah, kapitbahay! Kapitbahay, pero mo, magkapitbahay pa talagang pinagtagpo kayo ng Panginoong Diyos, no? At tayo magpatuloy, tayo kayong dalawa dyan, no? Hawakan ang microphone. Archie, bukal ba sa iyong loob ang kasalang ito na kayo magsasama bilang asawa ni Freya na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Nga po. Yan. Parang alangan yung pagbubog. Ha? Sumasangayong ka ba sa kasalang ito na kayo magsasama bilang mapapangasawa ni Freya? Nga po. Yan. Buong puso bang ipagkakaloob ang iyong sarili bilang asawa ni Freya? Nga po. Nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan buhay may asawa? Opo. Sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Freya? Alinsunod sa umiiral ng ating batas at alituntunin? Opo. May naman, Freya. Freya, bukal ba sa iyong loob ang kasalang ito na kayo magsasama bilang may bahay ni Archie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Sumasangayon ka ba sa kasalang ito? Opo. Hindi pa ko tapos? Na kayong magsasama bilang asawa ni Archie? Sagot? Opo. Yan. Buong puso bang ipagkakaloob ang iyong sarili bilang asawa ni Archie? Opo. Pinagkaloob mo na ba? Ang pag-ibig? Ang bilis ng upo eh. Iba yata ang iniisip ninyo. Ha? Nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutang buhay may asawa? Opo. Sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Archie alinsunod sa umiiral ng ating batas at alituntunin? Opo. Yan. Ang kandila, isang malaking kandila. Saan? Meron? Meron. Hinga. Sabi ko man din, tatlo. Sige, isa kayong dalawa at isa sa gabay. Meron kasi. Wala na din. Sa atin hindi uso. Ay iba naman. Similar din yung mga kahit sa atin. Isang muna asindihan mo, Totoy. Tagay mo din eh. Mama. Ito lang letter. Yung nalagyan, baso. Pospor. Tawag
Hawakan mo muna din eh. Excited na ako. Isa lang muna. Ay, muna, tayo ka muna. Hawakan muna, walang nalagyan ito. Kayo'y mga ngako sa isa't isa. Magharap kayong dalawa. Anong kaharap ng inyong mga magulang, ninong at ninang, at ng inyong punong bayan, at higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Ano? Tumingin ka sa isa't isa. Ano? Sunod ka sa akin. Raya? Sunod? Ikaw muna. Raya? Sa harap ng Diyos? Sa harap ng Diyos. At sa ilalim ng ating batas, sa ilalim ng ating batas, ay titipanin kita, ay titipanin kita, maging aking asawa, maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa dusa at ligaya, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang, Preya, ikaw lang, Preya, ang aking iibigin, ang aking iibigin, at itatanging karugtong, at ang aking itatayang garuntong ng aking buhay, ng aking buhay ngayon at magpakilanman, ngayon at magpakilanman, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ng Espiritu Santo. Ikaw naman, Freya. Archie, Archie, sa harap ng